Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Vanessa C. Archaga, BSA 1D. Ang tatalakayin po natin ngayon ay Aralin 7, si Rizal sa Paris hanggang sa Berlin. Sa Paris, 1885-1886, nagtungo si Rizal sa kanyang layunin na magpakadalughasa sa ophthalmoholia o paggamot sa mata. Bago nagtungo sa Paris, pansamantalang tumigil si Rizal sa bahay ni Maximo Viola na nag-aaral ng medisina sa Barcelona. Sa Barcelona na kanyang nakilala si Eusebio Carominas, ang patnugot ng pahayagang La Publicidad. November 1885, nakarating si Rizal sa Paris at naglingkod bilang katulong ni Dr. Louis de Weckert na pangunahing ophthalmologista ng Pransya, na natili dito si Rizal mula November 1885 hanggang Pebrero 1886. Nalabas ng kanyang oras sa klinika ni Dr. Weckert ay kanyang kaibigang particular na dito ang pamilya Pardo de Tavera. Heidelberg. Pagkatapos ng kanyang mga gawain sa Paris, si Rizal ay nagtungo ng Alemanya para sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral sa ophthalmologia. February 3, 1886, dinalaw ni Rizal ang kasaysayan lungsod ng Heidelberg na kilala sa kanyang universidad. Naninirahan siya sa isang boarding house na tinitirahan ng mga mag-aaral ng abogasya. Sa Heidelberg, si Rizal ay naglingkod bilang katulong sa klinika ni Dr. Otto Becker, isang kilalang doktor ng ophthalmoholia sa Alemanya. A Las Flores de Heidelberg, ang tulang sinulat ni Rizal sa kagandahan ng mga bulaklak ng Heidelberg. Sa nasabing lungsod, inabutan ni Rizal ng celebration ng 500 taon ng pagkakatatag ng Heidelberg. Wilhelmsfeld, isang bayang bakasyonan sa Alemanya kung saan si Rizal ay tumigil ng 3 buwan. Karl Ulmer, pastor protestante na tinigilan ni Rizal habang siya ay nagbabakasyon sa Wilhelmsfeld. Napamahal kay Rizal ang pamilya ni Pastor Ulmer at ito ang kanyang ipinadama niya sa pamamagitan ng pagsulat sa anak nito na si Friedrich Ulmer na nagpasalamat sa kabutihan ng nasabing pamilya. Unang sulat kay Blumerchit, Hunyo 31, 1886, petsa ng unang sulat ni Rizal na ipinadala niya kay Blumerchit. Ferdinand Blumerchit, isang profesor sa Ateneo ng Leitmotrits, Australia, na interesado sa pag-aaral ng mga dialekta ng Pilipinas. Aritmetika, pamagat ng aklat na kasulat sa wikang Espanyol at Tagalog na ipinadala ni Rizal kay Blumerchit upang magamit niya batayan sa pag-aaral ng wikang Tagalog. Leipzig at Dresden. Leipzig, isang lungsod na Alemanya na kaniyang binisita upang lumalo ng aralin sa kasaysayan at psikolohiya. Dito ay kanya naging kaibigan si Friedrich Ranzel na kilalang mananalaysay at si Dr. Hans Meber na isang kilalang antropologo. Isinalin din ni Rizal ang akda ni Hans Christian Andersen. Dresden. Binisita ni Rizal ang lungsod na ito ay at dito ay kaniyang nakilala si Dr. Adolf Meber na direktor ng Museo ng Anthropologia at Ethnologia. Pagtanggap kay Rizal sa kalipunang siyentipiko sa Berlin, hinangaan ni Rizal ang lungsod na ito dahil sa pagkakaroon nito ng siyentipikong kapaligiran at malaya sa pagtatangi ng lahi. Dr. Piotr Jagang, nakatagpo ni Rizal ang nasabing mga lakbay
Boy na sumulat ng isang aklat tungkol sa Pilipinas. Dr. Rudolph Virchow, isang kilalang antropologistang Aleman na nakakilala ni Rizal sa Berlin. Dr. W. Hughes, isang kilalang geografong Alemanya na kilala ni Rizal sa Berlin. Dr. Carl Ernest Wigger, isang kilalang ophthalmologista ng Berlin at dito si Rizal ay naglingkod sa klinika. Dr. Rudolph Virchow, kanyang inimbitahan si Rizal na magsalita sa isang pagpupulong ng Ethnographic Society ng Berlin. Tagalog Berskant, ang pamagat ng papel panayam na binasa ni Rizal sa isinagawang pagpupulong ng Ethnographic Society ng Berlin. Buhay ni Rizal sa Berlin, mga dahilan ni Rizal sa pagtigil sa Berlin. Palawakin ang kaalaman sa ophthalmohologiya. Palawakin ang kaalaman sa agham at wika. Magmasid ng kalagayang political at kabuhayan ng Alemanya. Makilahok sa mga kilalang siyentipikong Aleman. Ipalimbag ng no limit tangere. Obserbasyon sa mga kababaihang Aleman. Seryosa, matiyaga, edukada, palakaibigan. Paghihirap sa Berlin. Walang dumadating na padalang pera mula sa kalamba. Kumakain lamang na isang beses sa isang araw. Naglalaban ng kanyang sariling damit. Naghihinala siya sa pagkakaroon ng sintomas na sakit, tuberculosis.